Hi, I'm Gretchen Ho, and you're right, I am a self-confessed workaholic. Nakakatuwa naman dahil meron tayong ganitong diskusyon. I think napapanahon naman na mapag-usapan natin yung mga ganitong bagay na in a unique setting. Dapat talaga, pag sinabing mental health, pinag-usapan natin ang kalusugan so that mawala yung stigma na ito ay sakit pang mayaman lamang. Diba? Pag sinabi nating mental health, lahat tayo meron yan at dapat natin pangalagaan. Yung mental illness, tatanggalin na yon. Mental condition na dapat ang sasabihin. Because it's not an illness, it's a condition. And when you've gone through anxiety, depression, and different conditions of mental health, pwede mong sabihin, ikaw ay may lived experience. That's why you have the credibility to talk about this and that and this and that. So yun na yung mga bagong terms na isusulong for the next 5 years ng Department of Health. So ako, hindi ako masyadong nagsasalita about mental health, to be honest. But yun nga, parang nakakatulong din kasi na magkwento, magbahagi, at mag-lean on each other, di ba? Alam naman natin kung gaano kahalaga yan. But I'm not really going to delve into that. Just when looking back at my experiences, feeling ko na pagdaanan ko, meron na rin akong mga mental health conditions that probably pales in comparison to what others are going through. But I also feel that I did go through some of them on my own, spiritual life, and also people who are close to me. I managed to surpass those challenges and now be able to empathize and be able to help other people. Pakiramdam ko, nagkaroon ako ng mild depression that probably pales in comparison to what others are going through. But I also feel that I did go through some of them on my own. Pero siguro, bata pa kami noon, pero yung time namin was the time when volleyball exploded in popularity. Before that, hindi kami masyadong pinapanood. Yung mga stadium namin, wala masyadong tao. Yung tickets nga, pinamimigay pa namin sa mga kaklase namin, panoorin kami. And then bigla na lang kami nagkaroon ng TV exposure. Sobrang dami. Lalo na ako. Medyo unfair ang TV, no? Kasi pag maganda ka, kailangan sobrang galing mo din. Di ba? Kapag lagi ka nagpapa-interview, kapag ginagawa kang mukha, ang taas din ang expectation sa'yo. Ako bilang, galing nga ako sa isang Filipino-Chinese family, conservative family, we had no idea how to deal with the limelight. We had no idea how to deal with the media. My parents didn't know how to support me. So, I didn't know how to deal with all of that. And we were dealing with the team sport. And we were dealing with rabid Ateneo LaSalle fans. Just imagine, lahat ng mali mo, magkamali ka sa court, may basher dyan will say, ano ba yan? Bano-bano? Ano ba yan? Bakit ang baba tong malon? Mga ganun. Halad, ano ba yan? Hindi makapalo, di ba? So parang imagine mo yung performance mo under the microscope and you were young and awkward. Sa court, naaalala ko yun, nagre-replay sa utak ko. So parang dahil doon, I got stuck in that. And parang pakiramdam ko, ano ba to? Parang I'm trying to perform, and the more that I try to perform, the more I can't perform. Alam nyo ba yun? Naiintindihan nyo yun? Yung parang gusto ko maging masaya, pero the more that I try, lalong hindi. So ganun yung pakiramdam ko nung time na yun. It felt like quicksand. Na parang the more that you struggle to get out of it, mas lalong hindi. And I wasn't happy. Then, parang sinasabi, lahat na nandiyan na sa'yo, volleyball player ka, kilala ka, atenista ka, di ba? Bakit di ka masaya? Sabi ko, di ko alam. Di ko lang alam. Di lang ako talaga masaya. And I would look at my teammate, Aliza Valdez. Sabi ko, bakit tong babaeng to? Nagkakamali din naman. Palo siya ng palo. Magkakamali siya, yung bola niya magnanet. Pero bakit parang hindi siya apektado? Ang saya-saya pa rin niyang naglalaro. Ganun lang yun, no? Pagka may mali ka pala, dapat you just shrug it off your shoulder and then bounce back, laugh it off, and just, you know, try to have fun. Bakit? Kasi tao lang naman tayong lahat. Nagkakamali din tayo. So that was when I felt I went through mild depression. And I think my entry into show business and into the media industry, I felt so excited for it. Not because of the money, not because of the fame.
but because I had a blank slate that I could work with. And the blank slate allowed me to go forward without any expectations of myself. Kasi, kumbaga, parang bahala na. Kung ano, kung saan tong dalhin ako na tong landas na to, doon na tayo pupunta. ABS-CBN helped me to discover myself as a host, as a sportscaster. They allowed me to move in different departments. When you're given a new chance to discover yourself, you feel like the opportunities are vast. I need to immerse myself with different types of people, get to know different types of people, have those conversations, just get myself out there. Kung magmukha akong tanga, walang problema kasi wala naman, I had nothing to lose and just everything to learn and everything to gain. And that's how Woman in Action came to be. Woman in Action was a call for myself to be a person of action. Kasi marami tayong mga pangarap, marami tayong mga vision na nasa utak natin, di ba? Pero sabi ko, yung Woman in Action, nilagay ko lang siya sa Instagram profile ko. Everyday nakikita ko siya. Tapos kapag nagpo-post ako sa aking Instagram, ang sinisiguro ko, nagawa ko na yung bagay na ipopost ko. Mapa-workout man yan, pag sinabi kong nag-workout ako ng isang oras, bago ko siya ipost, nagawa ko na siya. Parang for my mental health, para hindi magkaroon ng gap yung sinasabi ko sa ginagawa ko, I make sure that yung integrity ko in real life has more weight than what you see online and what you see on TV. Kasi may epekto yun sa self-confidence mo, kung paano mo kine-question yung sarili mong kakayahan. So yun yung naging panlaban ko sa anxiety. Pag marami akong iniisip, teka lang, nasa utak ko lang to eh. Teka, hindi yan totoo. Lagi ko nire-remind yung sarili ko, hindi totoo. Yung, kasi ang dami nating iniisip minsan, we get stuck in our thoughts. Ang panlaban ko doon is just to get out there and just do things. Siguro yun din halaga ng just do it. Kasi yung execution and what we do in real life, that's what counts eh. It's not what we think of ourselves. It's not, you know, but it's really our product, our output, yun yung nagmamanifest sa totoong buhay. So, I guess that's how I conquered my own anxieties. Pero, the worst of it came during the ABS-CBN shutdown. I was so excited for the future that lie ahead of me with ABS-CBN. But when I was sensing that the network was about to shut down, I think about 2 years before it happened, I was asking around sa reporters namin, o kamusta na yung bill sa Kongreso? Umuubusad ba? Sabi na rin ako, Gretchen, mukhang malabo. Hindi pa nila, inuupuan nila. Doon na ako nakaramdam ng takot. Kasi all of a sudden, itong network na inangklahan mo ng mga pangarap mo, nawala, mawawala, ano na? Diba? Sigurado ko lahat tayo, ganun yung mga, kaming mga nasa ABS-CBN, kaming nasa media, yun ang katanungan. Ano na? Ang utak ko kasi, I imagine the worst, I live through the worst, and prepare for the worst. So, ang ginawa ko, racket ako na racket ratsyada, lahat ng hosting kinuha ko, tapos may UKG ako sa umaga, pagkatapos nung racket ako, tapos may TV patrol ako, tapos minsan yung event ko sa gabi, maabot hanggang hating gabi, tapos i-UKG na naman ako. So talagang nag-overtime ako kasi nag-iipon ako para pagdating ng shutdown, meron akong ipupundar. Tapos dumating sa point, dumating sa point na parang nagpapalpitate na ako, may physical manifestations na yung anxiety ko. And then I had to rush myself to the emergency room. And I thought I had a heart condition, pero hindi pala. They told me it was just anxiety that was happening to me. So that's where I realized that it is something, it is very real. All of us can go through it. And it's something that we have to be, I think, cautious and conscious about with the people that we deal with. Diba na parang, kumbaga, alamin din natin yung kalagayan ng ating mga kasama. So, after nun, medyo nagbunga naman ang aking pagiging anxious kasi dahil nag-shutdown ng ABS-CBN, meron tayong naipon ng konti. Kaya naipatayo ko yung aking production and self-produced show, Woman in Action. Show na po siya ngayon. You can watch it on YouTube. It's a current affairs show on YouTube and on TV. And I was able to hire some of my
former colleagues na para magbigay ng trabaho. So may bunga naman. After working so hard for the past 10 years ng tuloy-tuloy, exhaustion naman in burnout. So ngayon, ngayon ko po pinagdadaanan yan. Dahil nga sa sobrang pagkasipag sa trabaho, and I guess just building my production house along with the passing of my father. At some point, I felt like a robot going to work. I was doing the morning show, I was doing the evening show, and hindi ko na maintindihan bakit ko to ginagawa. Sabi ko, I don't want to be stuck in this place or else I will, my candle will burn out so early. I'm still very young in the newsroom. So now, my focus is to lessen the number of jobs that I do, but to produce quality work for the people that I work for. And also, I'm trying to work on my physical, mental, emotional, and spiritual wellness all at the same time by taking a rest. Mahalaga po ang pahinga. Magpahinga tayo. Weekends. And setting boundaries. Oras para sa trabaho. And saying no to people. That is a power. That means you respect yourself. But not just yourself. You respect them enough to give them quality work. It is in recognition that we need to be mentally well to bring out the best from ourselves. So when you are dealing with all of these mental conditions, wag niyong isipin na, hala, parang ano tong nararamdaman ko, di ba? It's very normal to go through all of the motions kasi we are, you know, we have minds, we have hearts, we have to take care of that. But do know that you are not powerless when you deal with those conditions. But if you feel like you can't do it on your own, always remember that you have other people with you. By being self-aware of your own vulnerabilities, of your own limitations, and you have the people around you who love you. Don't be afraid to share and help shoulder the burden of those around you. Magpahinga po tayo ng maigi, alagaan natin ang ating sarili at alagaan ang isa't isa. Yun lang naman.